Alright, shout out po mga kababayan po natin at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang political blogger ang umamin na siya mismo o mano ay binayaran sa pangalan ni Ninyo Barsaga. At hindi lang siya mga kababayan po natin ay binanggit niya at pinangalanan ang ilan pang political blogger na tumatanggap o mano ng payroll sa mga kilalang politiko. At ngayon mga kababayan po natin, mainit ang usap-usapan, mainit ang issue. Lalo na dito sa kay Congressman Tibis na umano'y gumagamit ng mga political blogger at ilang mainstream media para baguhin umano ang kwento para maging pabor umano sa kanila. Ayon niyaan kay Mayor Janice Digamo. At isa sa pinangalanan ni Mayor Janice Digamo at ni Mayor Fritz, ito ay mga pamilya at asawa ng pinaslang na si Gobernador Roel Digamo ay si Banat Bay, na tinawag niya itong Bayad Bay. Umalma si Banat Bay, kinontra ang kanilang pinagsasabi na umano'y walang patunay at hindi umano totoong nagtatanggap ito ng bayad mula sa mga politiko. So dito mga kababayan po natin, ang sinabi ni Ninyo na dapat umano ay aminin na ni Banat Bay na tumatanggap siya umano ng bayad at tama umano itong sinabi ni Mayor Janice Digamo. So narito po ang ilan sa kanyang mga pahayag. Political blogger na nakapayroll. Mga nakapayroll, madaling malaman yan. Malinis ka pa na hindi bayad. Di ba? Alam na nga na nakapayroll ka, alam na nga tumatanggap ka, dinideny pa. Parang yung sinabi ni Mayora, Janice Digamo, bayad daw si Banat Bay, bayaran daw si Banat Bay. Para sa akin, yes! Kasi kung ako nababayaran, siya pa kaya din nababayaran, katarantaduhan niya. Hindi natin madadala sa impyerno. Alam mo, kaibigan Banat Bay, ang suggest ko sa'yo, total papanot na rin naman ang ulo mo. Bakit hindi mo paahitin ng buong buo yan? Anong nagmamalinis? Ha? Huwag tayong marasyadong nagmamalinis. Ikaw nga! Di ba? Paano yung mga hinatid na ano doon? Kay sekretary. Yung hinatid kay congressman. Oh, wala akong minemesyo kung anong klaseng hinatid. Oh, hindi ko pa binabanggit yun kung anong hinatid kay congressman. Kung ano ang hinatid kay sekretary, wala pa akong minimension. Darating tayo dyan, punto por punto. Sa takdang araw, darating tayo dyan, iisa-isahin natin kung ano man ang hinatid mo. Nasabi dito ni Ninyo Barsaga, mga kababayan po natin, na umano'y tumatanggap talaga siya ng bayad, tumatanggap sila umano ng bayad at wala na umano'ng pinapirmahan dahil cash ito, GCash or sa bank o banko umano dinideposit, mga kababayan po natin. Aba, napakalaki umano yung binabayad sa kanila mga kababayan at umabot umano ng daan-daan ang binabayad sa kanila ng mga politiko. Yung mga malalaking politiko, mayroon pa umano mga maliliit. So kakaiba rin pala ito ang kalakaran. Ano? Walang pinipirmahan kami dyan. Walang ano, yung cheque-cheque, wala. Kas, ipapadala sa'yo. Ikaw mamimili. Ano, gusto mo ipapadala bang Cebuana? Western, GCash, o bank account mo. Bank account sa akin, pinapadala yan. Bank account, pinapadala. Bayad na bayad pala yan. Ha? Kaya mag-ingat na akala nyo totoong nagmamalasakit. Totoong nag-ano, yung pala, inuulol na lang din ng ibang follower. Kaya tamang-tama yung sinabi ni Mayora Janice Digamo, bayad si bayad. Anong ebidensya mong bayad ako? Huwag ganun. Ang challenge ko dyan, magpakitahan ng ATM. Sino ang nagpadala? Mga kababayan, ano? So antayin po natin kung ano yung risk ni Banat Bay kaugnay sa mga tirada ni Ninyo sa kanya dito mga kababayan po natin na pinapaamin na siya na talagang binabayaran siya o mano ni Kong Tevez mga kababayan po natin at totoo o mano itong sinasabi ni Mayor Janice
Digamo. So, antayin natin yan. Patuloy tayo. Yung transit record ng ATM, hindi lahat yan. May mga talagang vlogger dyan na ang ano lang, YouTube lang, kumita lang sa social media, pero iba yung sa amin. Iba yung ibang kalakaran. Ako, aminado ako, pasok ako sa abigayan. Kasi, yung mga matatagal nang nakakapanood sa akin, sa mga political vlog ko, alam niyo naman kung paano ang bakbak ko, talagang blue the belt, kung talagang laban-laban tayo. Talagang hindi mo kakainin, bastos kung bastusan talaga. Babuyan kung babuyan talaga. Kasi katwira ko, may pader na aanuhan eh. So, yun pala yun, ano, mga kababayan po natin, ano. Kaya pala naintindihan po natin na yung ilang political vlogger, ah, na kapag tumira talaga, yung sinasabi niya nga is tirada talaga, below the belt talaga, kasi may pader o mano na sinasandalan. So, may nakita naman tayo na ibang political vlogger na laylo lang, light lang po kung tumira. Pero talagang naka-focus talaga sila sa isang politiko lamang, mga kababayan po natin, ano. So, ang content nila halos araw-araw, ganun na lang, mga kababayan po natin. So, siguro yan ang siguro sinasabi natin na tumatanggap talaga ng payroll sa mga tao na handang bumayad para lang talagang tirahin at iangat ang kanilang pangalan. So, gaya na sinasabi ninyo, mga kababayan po natin, ano, na hindi naman lahat. So, mayroon din naman talaga na hindi tumatanggap kahit mayroon silang sinusuportahan na isang politiko. So, yan po, mga kababayan po natin, nagkabistuhan na nga itong mga kilala at mga naunang political vlogger. So, mga kababayan po natin, totoo kaya ang sinasabi ni ninyo at ni Mayor Janis Digamo? So, yan, dininay na po ni Banat Bay. Antayin natin ang respect ni Banat Bay dito kay ninyo. So, yan na po muna. Paalam, mga kababayan.